Mukhang sulit ang matagal ng paghihintay ng mga fans ng Alaska dahil napakaganda ng performance kanina ng Aces. Bukod nga sa mga mainstays ay nagpakitang gilas din ang mga bagong salta ng Alaska Aces. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Sa unang dalawang quarters ng laro ay halos nagsasagutan lang ng mga puntos ang Alaska at Blackwater. Pero pagpasok ng third quarter ay dito na umalagwa ang Aces at tuluyan nang iniwan ang mga bossing. Pinamunuan nga ni Mike DiGregorio ang Alaska matapos magtala ng 20 points, 17 doon ay ginawa niya sa second half. Naging malaking tinik nga ng bossing itong si DiGregorio dahil nagpakawala din ito ng apat na 3-point shots. Solido na sa labas ay kinomplement pa ito ng magagandang galaw sa ilalim ni Abu Trotter at Taha. Tinapos nga ng dalawang big men ang laro na mayroong 16 points, 7 rebounds at 3 assists para kay Taha. At nag-ambag din si Trotter ng 13 points, 6 rebounds at 2 blocks. Bukod kay Taha ay maganda din ang ipinakita ng mga bagong kagatas sa Alaska na sina Gab Banal, RK Ilagan at Ben Adamos. Napakaswabe at simple man ang mga galaw ni Banal ay napaka-effective naman at nag-ambag nga ito ng 8 points, 6 rebounds at 3 assists. Si Ben Adamos naman ay nagtala ng 7 points, 5 rebounds at 1 assist para sa Alaska. Ang sharpshooter namang si RK Ilagan ay nagparamdam agad matapos gumawa ng 8 points, 2-for-2 sa 3-point area at sa loob lamang yan ng 2 minutong playing time. Kung magtuloy-tuloy ang magandang showing ni RK ay asahan na nating sa mga susunod na laro ay mas madadagdagan pa ang playing time nito. Ang isa namang rookie ng Aces na si Taylor Brown ay hindi masyadong nakapagpakita dahil halos 4 minutes lang ang inilaro nito. Inamin naman ni Coach Jeff Carriazo na halos hindi ito makatulog dahil iniisip kung ano ang magiging laro ng Alaska dahil ni isang tune-up game ay hindi nga nila naranasan. Pero sa pagtambak ng Aces sa bossing kanina ng 103-77, ay mukhang tama naman lahat ng ginagawa ng Alaska sa mga practices nito. Ang panalong ito nga ng Alaska ay ang most lopsided season opener at ang huli nga ay noong talunin ng Mobiline ang Tanduay 90-64 noong 1999 All-Filipino Cup. Isang game pa lang pero good start na ito sa Aces at tignan natin kung magtuloy-tuloy ba itong magandang timpla ng Alaska.